patuloy. Sila-sila kasi kanina ang ilang flight. Basta sa masamang panahon, nakatutok si Jun Veneracion. Galit na galit ang mga pasahero ng Cebu Pacific nang i-anunsyo na kanselado ang kanilang flight papuntang Hawaii sa dela kanina umaga dahil sa masamang panahon. Marami pa ang pasahero galing sa ibang bansa na magpapasok sa kanilang probinsya. At nangyari ito ngayong bisperas ng Pasko. I didn't see my parents for 20 years and that's why I'm begging for this airline to please give us, you know, a time because Christmas is a very important to us. This is unfair. It's Christmas Eve. We're all trying to get to our families, their home. And they're telling us people in management that can make decisions cannot be contacted because they're already on holiday. Humingi ng pag-unawa ang Cebu Pacific. Hindi raw nila pwedeng ipagsapalaran ang kaligtasan dahil sa masamang panahon. Pinapili ang mga pasahero kung refund o rebooking ang kanilang gusto. Pero sabi ng mga pasahero, ang inaalok daw sa kanila ng Cebu Pacific ay ang biyahe papuntang Tuguegarao sa December 26. Can we postpone Christmas? Can we postpone Christmas? No. Again, a lot of these passengers spent money to get to their families for Christmas. Yeah. So kami aalis dito, hindi namin kailangan ang refund or schedule. Slowly, wala rin nagawa ang mga pasahero. Ang ilan, nagpa-refund at ang iba naman, nagpapalit dala ng biyahe. Bandang hapon, ang biyahe ng Cebu Pacific papuntang Tuguegarao naman ang nakansela dahil din sa masamang panahon. Sabi ni Octavio Lina, Terminal Manager ng NAIA 3. Ngayong bisperas ng Pasko, marami pa rin mga pasahero ang umalis at dumating sa NAIA Terminal 3. Inaasahan ng NAIA 3 Management na papalo pa sa 43,000 passengers ang darating at aalis mula rito. Nitong Sabado, naitala ang pinakamalaking bilang ng mga pasahero dito sa NAIA 3, mahigit 45,000 passengers. Konti nila siguro bukas yan, Ito siguro yung mga huling bugso na ito ngayong araw na ito. Tumakas daw ng 10% ang bilang ng mga pasahero sa NAIA 3 ngayong holiday season kumpara nung nakaraang taon. June Veneracion, nakatutok, 20.